Alright mga tol, so ang nakikita nyo ngayon ay mga genuine Bajaj parts ng aking motor. Lahat yan ay genuine, meaning hindi yan yung mga katulad nung katulad lang ng part na nabibili mo. Kumbaga, siya talaga yung original na parts. Bajaj yan mga tol, dahil ang motor natin ay Kawasaki Bajaj NS160FI na Rouser. So ayan, lahat ng yan pang maintenance, pang preventive maintenance, ano? Okay. So, tip ko lang din sa inyo mga tol, ano, na sana gawin nyo rin yung ginagawa ko ngayon, na mag bili na ng mga parts bago pa man dumating yung bad day na tinatawag, ano, kumbaga yung masiraan kayo sa daan or what, or masiraan kayo ng motor. Kumbaga, yung mga parts na tingin nyo is kaya nyo nang bilhin ngayon, kung meron kayong pera, bilhin nyo na, kasi para pang maintenance nyo rin ng motor nyo, diba? So, para pag dumating yung time na kailangan na palang palitan yun, hindi kayo mabibigla ng gastos. So, yan. So, simulan natin dito mga tol. Bumili na ako kaagad ng clutch cable kahit hindi ko pa naman talaga kailangan, at goods pa naman yung motor ko or yung clutch cable niya. Yung motor ko rin kasi mga tol is 2 years old na. By next year ng March ay magti 3 years old na siya. So syempre, para ma-anticipate na natin yung posibilidad na putol yung kanyang clutch cable, ano, eh bumili na ako ng clutch cable ngayon pa lang. So itong mga to mga tol, hindi ko yan sabay-sabay na binili, no. Uti-uti ko yung in-order sa Shopee kay Berting Cycle Parts, ano. Ito yung pinakamatanda sa lahat ng mga parts na yan, kasi dati ko pa ito binili. Ito kasi yung gasket cylinder head. Nakala ko kasi dati, nagkaroon kasi ng leakage yung motor ko nung unang tune-up ko, ay ito yung isa sa mga binili ko. Yun pala, ang kailangan ko lang napalitan is yung head gasket rubber, ano, na nandun naman yun sa isa sa mga vlog ko. Pero uulitin ko yun kapag nagpa-tune up ako, kasi walang explanation yun since mga raw videos lang yun na pinagsama-sama ko dati, ano. So ito namang next natin mga tol is fuel filter. Ito, dadali natin yan bukas, gagamitin natin yan sa pang-maintenance natin bukas. Since nung nagbasa kasi ako ng manual ng motor ko, no, ito pala ay need nang i-replace since ang motor ko nga ay mag-18K na ang Odo. So ayan, isa yan. Itong dalawang to mga tol, ayan, pareho yung brake pad set, ano. Ito sa drum brakes, ito sa front. Ayan, genuine din yan mga tol, brake pad set. Ayan, nabubulol na ako. Ito naman, shoe brake. So, pagkakalam ko sa drum brake talaga to, eh. Alright. So lahat yan ay genuine na pang NS160. So ito naman, ito mga tol, rubber damper or coupling damper. Goods pa yung sa akin, chinek ko kasi may pinanood ako sa YouTube na kung paano mag-check kung okay pa ang rubber damper mo. Ito naman mga tol, ito ay O-ring. So ito yung O-ring na nakalagay dun sa pinaglalagyan ng ang tawag dito? Oil filter. So ayan. So dun yan, kasi in time numinipis yon mga tol, at nagkakaroon din ng leakage ng oil. Ito namang isang to, kaparehas nito. Medyo kaparehas. Kasi ito ay inline fuel filter. So ayan. So hindi ko alam kung need ko rin yung palitan, pero tatanong natin yan bukas sa mekaniko. Ito naman mga tol, yan na nga na sinabi ko kanina, oil filter. Syempre, every change oil kailangan palitan mo yung oil filter, kasi parang diaper yan ng motor mo, eh. Dahil baby nga natin yung motor natin, kailangan natin siya palitan ng diaper. Okay, so ito hawak ko na. Ito mga tol ay NGK na spark plug. Yan. So yung spark plug ko papalitan ko na rin, kasi napapansin ko sa motor ko, bagong palit lang yung battery nun. Kung napapanood nyo yung mga vlog ko, no, medyo ano na, nahihirapan akong i-start. Kumbaga, hindi naman hirap na hirap. Minsan kasi pag pinipindot ko yung starter, parang hindi ka agad kumakapit.
Kumbaga dalawang beses ko pa siyang pipindutin, ano. So ito mga tol, nabili ko lang din sa Shopee kay Berting Cycle Parts din. Kung naka NS160 ka, makikita mo naman sa category kung pwede to sa NS160. Kung alin yung pwede sa NS160. So ito, isa to dun. So ito ay, ayan, para makita niyo yung pangalan niya, Platinum Alloy Spark Plugs. So actually tinanong ko pa to dun sa isa sa mga expert sa group namin, sa admin ng isa sa mga admin ano ng NS160 na group sa Facebook. Siguro kung may NS160 ka, alam mo rin yung group na yon. Tapos itong dalawang to, yan, Motul. So supposedly magpapalit na ako ng oil, which is dapat ang gagamitin ko na sana ng oil is yung AMSOIL. Kaya lang due to availability problem ano ng AMSOIL, hindi pa ako nakapagpalit. So ito yung oil na to, meron pa itong natitira na 300 ml. Kita ba? Ayan o, pag naka ano, ano diba? So yan, may 300 ml pa siya. Tapos yung isa ay bagong bili ko lang na 1 liter. Kasi ang nilalagay ko sa NS160 ko mga tol is anong tawag dito? 1.3 liters ano. So yun lang. So mamaya or bukas pala magpapa change oil na tayo. At ito ang mga dadali natin bukas. Siyempre yung pang change oil. Ito. Tapos pacheck ko na rin kung okay pa yung o-ring natin. Eh, hindi pa naman siya nagkakalik dun sa part na yun. Tapos syempre spark plug, ito daling ko na rin para tanongin ko kung baka palitin na yan sa mekaniko, tatanungin natin yan. And ito syempre fuel filter, kailangan natin palitan na yan. At yun lang siguro mga tol, yun lang ang mga dadalin muna natin. Ebel. Oh, madudumi yan ako. Ebel, tulak. Tulak. Tulak mo yan. Yo, so on the way na tayo mga tol sa motor trade, ano. Doon natin ipapa-change oil itong aking Rousey. Doon ko ipapa-change oil si Rousey kasi ano, mas alam kasi ni kuyang mekaniko doon, shoutout kay Kuys, kung paano palitan siguro yung Kuya Chris. Mas alam ni kuyang mekaniko dito sa motor trade yung parts ni Rouser NS160 FI, ano. At kasi ang papapalitan ko ay yung fuel filter. So hindi ko alam kung nakapagpalit na kasi si Kuya Chris noon. Kaya dito ko muna dadalhin kay Motor Trade since mas alam nga niya yung ano, motor ko. At syempre trusted naman natin yan. Ilan na tayo dito? Oops. Parang masyado ngayon nagbabayad ah. Hopefully ay recording. Nga pala, kung napanood nyo na yung vlog ko ng anong tawag dito? Yung sa Mic Pro. Hindi ako naka-Mic Pro ngayon mga tol, ayun, no? Nagre-recording ako sa cellphone ko kasi naka waterproof case ako eh. Wala pang butas to para sa external mic. Pagka nagkaroon ng time, papabutasan ko to mga tol. Alright mga tol, nandito na nga ako sa Motor Trade at papa-change oil tayo. Tapos eto, palit tayo ng spark plug tsaka itong mga fuel filter. So yan ang mga papalitan natin yan. So tatanggalin muna ni Kuys yung isa nating leg guard. Luluwagan niya lang naman para matanggal yung ating spark plug. Yan. So, medyo nagkaroon ng leak yung ano ko mga tol. Kasi hindi ko dito pina-change oil to eh. Kay Kuya Chris ko to pina-change oil. Siguro hindi masyadong nahigpitan.
Pero ano lang naman. Minimal lang naman. Ayan o. Sama na nung langis ko. Lampas 2K na yata ako niyan eh. Hindi ko na na-monitor. Yung strainer yan, di ba? Okay pa siya? Pagka nagpalit ka nito, sambo na ganito. Ah, okay. So, may mali, ano pa sa dito? May listen pa rin na... Pero dito sa taas, wala namang ano. Okay pa daw yung strainer natin ng coil. Ayan, tinatanggal na ni Kush yung spark plug. Buti ay parang nagawa naman niya ng paraan kahit nakaharang yung leg guard. Ayan o. Alright, so natanggal na ni Kush yung spark plug. At ito na yung spark plug natin. Ito na yung luma. Okay pa naman siya, pero pinultan ko na rin kasi kailangan natin yung mas maganda ng spark plug. Ay mag-focus. So ito yung pangalawa nating spark plug. At mas malala na yata itong lagay nito. Sunog na. Okay, yung ipapalit natin, platinum na yun, ayan, GK. Ayan, hawak ni Kuis, kaya lang. Ayan. GK yan na platinum. Nasa high quality yan kaysa dito. So yan mga tol, tatanggalin naman ni Kuis yung tanke natin, yung cover. Kasi papalitan na ng fuel filter. No? Iaangat niya mamaya. Ito, iaangat niya yan. Yan, tanya muna dito. Alright, so natanggal na yung tangke. Dito na siya. Ang dumi. Grabe. Ito yung fuel filter. Ayan, siya. Alin dyan, kuya? So, yun daw yung fuel filter, mga tol. Yung may fill na siya. Ano, may team na. So, palitin na talaga. Kumpara natin dito sa bago. Yung bago, mga tolo. Ano? So, madumi na yung fuel filter natin. Ang odo ko, mga tol, ay mag-18,000 na. So, siguro mga 15,000, palitan nyo na yung sa inyo. Ano? So yan mga tol, yan ang filter natin na luma. Almost 18K odo yan. Ito yung bagong papalit natin. Thank you kuya. Sobrang dumi na nun mga tol. Ano? Ito yung bago. Assist natin si Kuya, mabigat tong ano eh. Para may ilagay niya ng ayos. Ayan. Yeah.
Ayan, meron siya parang hook na lalagyan mga tol para makita nyo. Kung first time nyo magpapalit ng fuel filter mga tol, huwag kayo mag DIY. Dalhin nyo sa mekaniko talaga. Kasi mahirap, baka magkamali kayo. Tapos kailangan ito lagi naka-press. Sabi ilagay. Ay, sabi ni Kuya, dapat daw naka-press lagi yun. Sabi ilagay. Okay. Para pumasok sa panel. So si Kuya kasi mga tol, syempre may training sila ng kay Motor Trade ano. Specifically may training din siya sa NS160, so kaya alam niya yung mga parts niyan. Kung paano ikabit, kung paano tanggalin. So kaya kung kumuha kayo ng Rouser NS160 sa Motor Trade, mga mekaniko nila, syempre lahat yan trained. Kaya dalhin niyo na lang sa mekaniko ano. Okay na. Alright, so yun na yung ano natin, bagong fuel filter. Yun na yung bago natin fuel filter, oh. Malinis na malinis. Alright, so ibabalik na ni Kuis. Alright mga tol, so ito yung inline fuel filter. Chinek ni Kuis, okay pa yung inline natin. Di papalitin. So mapapatago muna ulit to. Dinala ko lang naman to. Sabi ko nga sa inyo, if ever, no, na kailangan na rin palitan. So mga tol, may mga nagtatanong kasi sa akin, no, kung meron bang ECU si Rouser NS160FI. So tinanong ko kay Kuis, ito yung ano niya mga tol, ECU niya, ayan, tinuturo ni Kuya. Ayan yung pinaka ECU ng ating Rouser NS160FI. Katabi siya ng battery mismo. Ayan, katabi ng battery. So ayan. Sa makikita nyo, balot na balot yung ECU. Comment na comment na kasi hindi sa pwedeng mabasa o magalaw ng balot-balot na ano. Kaya cover na cover siya, tapos makikita nyo naman talagang naipit yung pagkakalala. So yan, yan ang ECU natin. Good. Drain plug. Yung sa akin palang drain plug mga tol, medyo paliti na kasi yun know, may mga tama na, kita nyo naman. So advice ni Kuya, hanapan ko na ng kapalit to. Marami naman sigurong mabibili na ito sa Shopee. Kay Berting, hahanap tayo dyan kay Berting Cycle. Salamat Shopee. Yan, so nililinis na lang ni Kuis. Tapos, lalagyan nyo na yung bago nating langis. Yan o. Trainer. Ayan mga tol, tinatanggal naman yung dun sa may lalagyan ng oil filter. Sa mga naka-NS dyan, syempre alam nyo na yan. Advice ko nga pala sa inyo, kapag magpapa-change oil kayo, syempre dapat palitan nyo na rin yung ano nyo, oil filter kasi nadumi din yan, tapos alam ko yung mga residue ng dumi niyan pwedeng sumama sa engine, so baka masira pa yung engine nyo. So ipapacheck ko kay Guys kung okay pa yung o-ring nung ano natin, no? Ito yung o-ring mga tol. Ayan. Okay. Flat na. So papalitan na yung o-ring natin kasi manipis na siya. So ayan mga tol, kung nakikita nyo, wala na yung umbok ng ano niya, o-ring niya. Flat na siya, ayun o. So flat na, kailangan ng palitan. So ito yung bago. Ayan. Papalitan na natin ng bago para safe, walang leak. Alright. So ito yung luma natin na o-ring, ayun o. Manipis na. Kasi in time, parang natutunaw din yan mga tol. Dahil lang mag-zoom, ayan. So manipis na siya, palitin na talaga. Ayun naman yung bago. So, hindi nyo siguro masyado makikita, pero ayan. Basta mas manipis, medyo mas flat na to. Itong hawa ko, mas flat na yan.
Kesa dito na ramdam mong bilog na bilog pa yung ano niya. Ayun lang, papakabit na natin kay Kuis. Ito yung bago, makikita nyo, medyo mas nakikita pa yung o-ring natin, ayun o. Diba? Medyo nakaangat nga lang kasi syempre hindi pa siya nakakapit kasi hindi pa siya naiinitan eh. Siguro ganun yun. Ito naman yung ating oil filter. Oh. Siguro mga naka 3,000 na ako nyan mga tol. Ayan na siya. Ayan na yung state niya. Kaya kailangan talaga palitan na yan. Ayan. Kitang kita yung dumi niya. Oh. Diba? So, palitin na talaga. Parang diaper yan ang baby natin mga tol. Hindi yung pinalitan yan. May pupo pa rin. So, yun yung bagong oil filter. Oh. Kita nyo naman ang layo ng itsura niya dun sa luma. No? So yan, palitan na natin yung bago. Ganang kulay ng langis eh, no? Tapos pagka tumagal, ayun na siya. So mga tol, ang nilalagay kong langis sa NS160 ko, 1.3 liters. Yun naman kasi nakalagay sa manual pagka replacement ng langis, 1.3. Yung iba 1.2 eh, ako sinunod ko na lang yun nasa manual. Ako pa rin yun, correction na lang. Pagka nag-refresh ka ng langis tapos hindi ka nagtanggal ng oil filter, magbabawas ka ng 200 ml. Pagka hindi ka nagtanggal ng oil filter, pagka nagtanggal naman yun, solid yung filter. Okay. So, ganun daw pala yun mga tol. Narinig nyo naman yung sinabi ni Kuis. Ay ako, nagtanggal ako ng oil filter. Kumbaga, side-side yung langis ko talaga. Oo. Motols. Motol, baka naman. Motol! Ang nire-reset ni Kuya para matanggal yung wrench. Ayan. Yun. Okay. Yun, natanggal din. After 19,450 kilometers. Tensyal ulit yan. Ano ba siya yung reminder? 19,000. 19,450. Okay. Ayan, mag-start. I-kickstart mo pa, no? So, ayan, pagbagong tension, mga tol. Kickstart muna para umikot yung langis na. So naka-off yung makina niyan, yung ano niyan, ignition, naka-off yan. Bagong spark plug, bagong langis, bagong fuel filter. So yun ang mga pinalitan natin dyan.
Ha? Ano? May singaw. May singaw? Oo. Saan dyan? Sa Tambucho? Ito, itong ano. Ah, okay. So, anong papagawa ko? Ano, ipapapix mo na lang sa gumagawa ng Tambucho. Kung ano magandang ano dyan. Ah, okay. Sige, ano mo nga? Ayoko, ano? Yan ang gagaling yung karang lutong. Oo. Na dapat kung ano nga rin sa krap. Oo nga. Kaya hindi maganda yung tunog niya. Kasi nandito na naririnig mo yung medyo ano dito, singaw. Kaya pala, ano? Oo nga, ano? May ano pa yan, may tendency pa na after ano, backfire. Oo, kasi yung backfire. Nandito, singaw na siya bago pumunta doon sa... Magkano, dadalhin ko dyan. Okay na mga tol, so ibabalik na lang ni Kuis yung ano natin, puan. Ayan, si Kuya Julius ng Motor Trade. Tama ba, Kuya? Yes, sir. Julius, ano? Kuya, baka meron kang iba pa shoutout. Shoutout kay Commander ko, si Irish Mee Galubo ng Motor Trade. Kabuyaw. Ah, sa Motor Trade din. Pareho sila ng misis niya na sa Motor Trade na nagtatrabaho, mga tol. Kaya, Kuis, baka iba mo shoutout ka. Shoutout kay Mrs. ko, Maribel Paren. Ayun, Mrs. din niya. Magka ibang pangalan niyo nabanggit, baka mapanood. Baka mag... Ayun, dito yan eh. Yan, dito yan sa Motor Trade, parehan. Alright mga tol, so tapos na nga tayo dito. Kay Motor Trade, shoutout kila kuya. Thank you, thank you. Shoutout kila Kuya Julius at sa mga wife nila. Yan, pogi na ulit. Malakas na ulit ang takbuhan natin ito. Woo! Sarap. So once again, shoutout kay Kuya Julius ng Motor Trade. Napakahusay na mekaniko, sabi ko nga sa inyo. Mas alam niya yung motor ko, no? Kasi may training siya sa Motor Trade. At ang ganda na ulit ng pakiramdam ng motor ko, parang bago. Kasi sa totoo lang, syempre ramdam mo naman yan bilang rider. Ramdam mo na parang nahihirapan na yung motor mo, hindi na smooth yung takbo. So ako, naramdaman ko yon. At ito nga, ang nararamdaman ko ngayon is okay na ulit yung takbuhan ng motor natin dahil nakapag-change oil na tayo ulit. Kita nyo naman kung gano'n nakadumi lang is mga tol. Salamat sa panonood mga tol. Sana may nakuha kayong aral regarding sa ating motor na Rouser at syempre in general sa pagmumotor na rin, ano. So yun lang, ride safe sa inyong lahat. Peace out.